Hi everyone, ako pala si Ray, o tawagin nyo lang akong Ray from Damito Print Shop. So ngayon po, ituturo ko po yung one color na half toning. So abangan nyo po, I know na very simple ito na method. So guys, ito ay step by step din, I know na makuha nyo po kasi meron tayong pinakasimple na method. So let's go! Okay guys, so ito na po yung sinabi ko na white color po, half tone yung picture na gagawin natin. So, i-demonstrate ko po, ituturo ko yung paano siya gagawin yung half tone. Okay, so gamit po tayo ng Photoshop na software. Mostly po ito pong ginagamit. And then, nakita nyo yung picture ngayon, si Wang Od po ito. Sa hindi nakakalam is, siya po isang tattoo artist na old woman na po, pero popular po siya sa kwan sa buong bansa. Taga-Kalinga po si Wang Od. So yan po. And then okay, proceed tayo. So make sure na pagkuha niya po, itong image is naka grayscale po siya. So naka grayscale na po yung mode niya. And then punta kayo dito sa image size. So yung image size up, pag galing sa internet, mababa po yung resolution niya. So pwede nyo si adjust na 200 or 250, ganun. So nasa range na lang po tayo ng 200 to 300. Ang purpose po dyan is para pag-convert natin yung pixelated, mamaya makuha po natin yung mataas na detail. Kasi pag mababa po yung resolution dito, malalaki po yung dots niya, yung halftone. So hindi masyado makuha yung detail niya. Okay, so naka 250 to ngayon. And then pag na-sit niya itong image size, okay na po. Dito tayo sa exposure. Ma-adjust po yan siya. So kung gusto niyo yung medyo lighter ang kuan, yung mga yung sa white na portion, pwede naman. So kayo nang bahala kung anong estimation niyo. So kung gusto niyo man makuha yung black lang na emphasize, so pwede rin. Pero mas gusto ko yung makuha yung kanya, yung ganyan po, yung pagka-gray niya, at least medyo ma-emphasize po yung mga shadow. So ang mga shadow po, very important sa halftone na i-take note natin. Okay, so pwede niya siya makuha, di ba kayo na yung sinabi, exposure and then brightness. Yan po, nag-change po yan sa kuha niya. Anong brightness niya. Pero make sure yung pagka-grayscale niya, kung kuha pa rin yung shadow. Okay. So, isum ko lang. So, yan po napansin nyo yung ngayon. Hindi pa siya naka-hapton. Okay, proceed tayo sa next command. So, ito guys, itong next command natin, take note, ito po, punta din sa filter. And then, pixelate po. Color half tone. So next start po siya sa 4. Okay, so 4 po yung pinakamaba, ibig sabihin kung pinaka 4, yan po yung pinakamalaki niya ng dots. Pwede yung ma-change siya 5, 6, 7, 8. So pag 7, 8 or 10, verify na po yun. So gagamit tayo ng 100 mesh dito, 120 mesh. So itong channel, nakita niyo siya black and white, may mga channel rin din po siya. So kayo na mag-adjust dito. Pero gagamitin ko ngayon, itry natin itong 4, number 4. So what happened guys is, isum natin. Meron na po siyang half tone. So, pag na half tone na po, ibig sabihin, kayang basahin ng cell screen niya na photographic. So dapat hindi siya masyado maliit, hindi siya masyado makapal. So,
pwede kayo mag trial and error dito sa pixelate. Example, step back. And then, barita sa filter, then pixelate color, half tone. So, kung increase natin to ng 6, what happened will be, okay pa rin po, medyo lumiit, diba? Medyo lumiit yung dots niya. So, kung isom nyo siya, parang hindi natado kasi medyo distance. So, every time nyo siya mapokus, dyan po siya makikita yung dots. Okay, so yan lang po ang pinaka-con ngayon, yung one picture natin na half tone, how to print photos. So stay tuned lang tayo guys sa mga next natin nga tutorial. And then meron pa tayong mga advanced dito na si MYK. So gagamitan natin na ng Damito Portable Press para accurate yung con niya. Yung mga dots na sa tulong ng portable press ay quality po yung pagka-print. Okay. Okay, so ito po yung kainat, di ba, yung sa Photoshop. So pag kuhan, pag nagawa niyo yung kuhan doon, adjustment doon sa Photoshop, yung mga half toning. So ang next po ay ipiprint niyo sa acetate. So nakita niyo po itong hinawakan ko ngayon ay naka-print na po siya sa acetate. So, pwede kayo mag-print muna sa bond paper. After that, sa bond paper, pwede yung ipa-enlarge. Punta kayo sa Xerox Center, and then ipa-enlarge siya gamit yung acetate. Bakit po gagamit ng acetate? Pag acetate, mas maganda siya sa pag-burn kasi makakuha po yung very detailed. So, ito pong advice ko pag mga half-toning is gamit po kayo ng acetate. So, paano po siya ipiprint? Again, either sa printer, sa bond paper, and then after that, punta kayo sa Xerox Center. Pwede nyong ipa-enlarge 30%, 40%, 50%. So, depende sa kung anong kalaking gusto nyo. So, E4, E3. So ganun po. So, okay, proceed tayo sa procedure. So, ito na yung final na project natin na natapos natin na one color. So, di ba? Ganda po. So, sa tulong ng portable press, biri ko po siya. Makatulong po siya talaga na quality yung prints.
as I yung kay na yung nakita niyo na kuan paano gawin pag print sa portable press. So ito po very advantage itong paggamit ng Damito portable press natin. So kung gusto kayo mag-avail, meron pa tayong link diyan sa baba. I-click niyo lang po yun sa Damito shirts na sa aming website. At marami pa tayong previous. So sa mga baguhan or kan just kung may mga katanungan kayo, just comment below. And then, follow niyo lang po yung mga ibang videos na tutorial. So, maraming salamat po.